Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, malang Panginoon. Diyos, kami po'y narito at nagpapasalamat, malang Panginoon, sa bawat yugto ng iyong managawain, patuloy yung kinabahagan, malang Panginoon, bawat isa amin. Maraming salamat na karating mulhati ang lahat ng aming malang kapatiran. Dala ang pag-iingat na nagbumula sa iyo, malang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din, O Diyos, sa manikaloob na kalantad sa love offering sa iyong managawain. Hallelujah sa umaga ito. Ito po ay sa unang dalangin ng iyong propeta at minamahal at ginagalang na malang pastor, Evangelist Waldis Rada Almeida and Benjamin Sheldon. Malang Panginoon, patuloy ang buksan ng puso at isipan ng aming mga inyong kapatiran, mga webcast viewers na malang Panginoon. Sa umaga ito, anuman nagbibigay doubt, pag-alinlangan sa masang naming sinasaway at pinapalaya sa lahat ng doubt, cast out in the name of Jesus. And hindrances, cast out in the name of Jesus. And believe, cast out in Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pumarapay ni Jesucristo. Praise God, hallelujah. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to a great God, the Savior, Jesus Christ. Praise God, we give double honor, we speak to our dearly, the beloved double pastor, evangelist, Waldis Rada Almeida. In time from with our loving God and beloved children and grandchildren and all family po, ng ating dearly beloved double pastor, Evangelist Waldis Rada Almeida, maging mahal, we always remembering the recent life teaching, beloved na rabolasis ng Pastor Lina Comon Almeida. Hindi po natin makalimutan ang kanyang magiduan turo at aral na siya pong iniwan po sa atin, mga mahal kong mga kapatid. At ganoon din po sa ating mga kapamagagawa, sa ating pong mga kasama sa lugar na ito, maging mahal ng ating outstation dito po sa Dako ng San Pablo, maging mahal sa lahat po ng ating mga beloved co-preacher. Good morning po sa bawat isa. Maging mahal. Lalo na po sa ating po mga kapatid na mga baguhan po, maging mga bunga po na nakaraan natin mga krusada. At ganoon din po sa ating po maging mahal mga kapatid, mga webcast viewers. Good morning po sa inyong lugar. Saan man naroon kayo, saan man bansa, saan man tayo naroon, maging mahal na tayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating po manalagawain. Maging mahal. Manatili lamang po tayo para lubos po ang blessing at lubos ang pagpapana sa atin ng ating mahal na Panginoon. Napakabilis po mga kapatid ng ating panahon. Ano po, maging mahal. At last Friday, ako po ay maging mahal na sa dako pa po ng Dubai sa ibang bansa. Maging mahal. Ngayon naman, narito naman po tayo sa ating pong banal na gawain sa lugar na ito ng ating pong San Pablo. Maging mahal mga kapatid. Napakabilis po ng panahon at napakabilis po ng araw. Maging mahal natin ha. Sa akin nga pong pag-i-stay down in 3 months sa ating pong ilang outstation doon, mangimal sa Abu Dhabi, sa ating pabalik-balik niyan, sa lugar niyan, sa dako na UAE, mga minmahal, na diyan po yung kalakasan. Napakainit po kasi nito pong stay ko mula po nung after the crusade, John, manginmahal, nag-flight na po tayo hanggang nakauwi po tayo ay September 1 na. Imagine 3 months tayo. Mangin mahal mga kapatid, sobrang tindi po ng panahon ang Middle East, diyan po sa dako ng Dubai, sobrang init. Hindi kakayanin po ito kapag ordinaryo ng tao, hindi mo po kakayanin talagang para ka na sa loob ng nakulong ng kumunoy kapag lumabas ka po sa kalsada, sa highway, sobra po ang kainitan. Mangin mahal ng singaw ng panahon, mangin mahal mga kapatid, pero hindi man nakakaitim yung kanilang init. Pero maramdaman mo, maging mahal sa katawan mo, ay sobrang init ng singaw. Kaya nga sabi ko sa ating mga kapatiran doon, maging mahal, ba't di daw ako nagsusombrero? Sabi ko, hindi naman yung sombrero nagagani, yung araw doon sa taas eh. Kasi nararamdaman ko yung init sa ilalim ng kalasada, sa ilalim nung doon sa dinadaanan natin, wala doon sa ibabaw. Maging mahal mga kapatid, at kapag naglakad ka doon at lahat ng daraanan mo, aircon, mula kahit yung mag-aantay ka lang ng mga ng bus, ng sa ating metro, diya sa train, maging mahal, ay naka-aircon pa rin yung daraanan mo lahat. Tapos biglang lalabas ka, tatawid ka lang ng isang highway, sobra kainit, maging mahal mga kapatid. At yung lakas sa inyong abalingkod, na diyan po ay pinagkalob sa atin ang ating mahal na Panginoon sa aking ilang buwan na ating pag-i-stay sa lugar na yan. Mangin mahal sa ating pong bansang inasanayin. Mangin mahal ko sa bansang United Arab Emirates. Diyan po sa ating mga minmahal, mga kapatid.
sa lugar na yan. Magandang umaga rin po sa inyo, mga mahal. Palakpakan po natin ang ating pumahal na Panginoon Kristo. Mga mahal, ating po ihanda ang ating mga Biblia. Mga core members, dito kayo sa harap para kunin nyo yung mga Bible natin. Para mas sa the beast na ating maunawaan, lubos, maigad natin yung ating mga kapatid, mga mahal, na magbasa sila ng Bible niya sa gilid. One members, dito kayo. Where, nadya sa may likod, dito kayo sa harap. Kunin nyo yung mga upuan nyo, dalhin nyo rito. Where, choir members, finest, hindi yun, finest. Okay. Sige po. Mga mahal, mga kapatid. Tatalakayin po natin quiet time, mga mahal. Quiet time, ito po ay napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya. At lalo na po sa ating panahon ng ating pakikibangka sa ating panahon ngayon. Panahon ng ating pakikinaig sa Diyos ngayon. Hindi po dapat nating walang mahalain ito. At yung panahon ng ating po, mga mahal, pakikinaig, quiet time, may panahon po tayo, mga mahal, na ating hindi lamang sa tuwing tayo nananambahan, nating ilalaan yung ating mga sarili sa mahal ng Panginoon. Sabagkat ang pagbubuklat ng banal na kasulatan, hindi lamang po every service, hindi lamang po kayong magsamba, kundi yan po, mga mahal, ay dapat pinaglalaanan po natin ang panahon at araw. Lalo na po, mga mahal, yung mga ginagamit sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Napakalaki na po ng ating gawain. Hindi po tayo sa paliit eh. Palago ng palago ang ating banal na gawain. At pakatandaan po natin, sabi naman ng Panginoon, mga mahal, marami ang aanihin, wala na pong mag-ani. Panahon na eh. Dahil talagang ang ating panahon ay napakaigsi na lamang po kung titingnan po natin ang ating paligid. Man of year na naman tayo. Lilipas na naman ang man of ang year of 2024. Tatahakin na naman natin ang panibagong taon. Tatahakin na naman natin ang panibagong buhay. Ang tanong, mga mahal, may taon pa ma? May araw pa ma? Mga mahal, na tayong kakaharapin na ganitong kapayapaan. Praise God. Kaya, mga mahal, sabi dito, naniniwala tayo, sabi dito sa ating tatalakayin, na ang panahon natin, ang ating pakikipanaig sa Diyos, ito po yung sikrito araw-araw ng pamumuhay ng Kristiyano. Hindi paminsan-minsan lang po ito. Hindi every service lamang po natin gagawin ito. Sabagat sabi ang Kristiyanong hindi gumagawa nito, ito po ang maging bunga niyan. Nalalamig sa pananampalataya at tumatalikod sa Diyos. Unang-una, mangin mahal, nagagawin, sabi roon, mangin mahal, yung mawawal ang halaga, yung pagwawalang halaga, yung walang pananabik. Mas priority po sa kanila yung mga bagay sa sanglibutan ito. Kaya nga po, mga mahal, ngayon, kahit sa ang lugar, kahit sa ang bansa, may mga gawain po tayo para ang Kristiyano ay hindi maiwan sa rapture. At ang sabi ron, kung ikaw ang dahilan at may iwan sa rapture, mga mahal, ikaw ang may kagagawa nito, hindi iba. Ang buhay natin ang pakaigsi lang. Say amen. Ang buhay natin, hindi natin hawak. Walang magsasabi, ako malakas, ako mangarap, ako may ibang bansa. Maging mahal, ang buhay ng tao napakaigsi na lang sa ating panahon. Kaya kapag ang Kristiyano, tayo ay hindi tayo nakikipanaig, hindi mo binibigyan ng kahalagahan, sabi nga po, maging mahal, ang Kristiyanong hindi gumagawa nito, nagbubunga po yan ng panglalamig sa pananampalataya. At kapag nalamig ka na sa pananampalataya, ang susunod na dyan po ay pagtalikod. Ibig sabihin ng pagtalikod, mangin mahal, iiwanan mo na ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Unang-una, mangin mahal, kung one member ka, mawalang gana ka na magpagamit sa mahal ng Panginoon. Mawalang gana ka na dumalo sa iba na nagawain ng Diyos. Yun yung pakana at gagawin po ni Jamblo habang ang iba ay nakikipanaig. Yung iba nagsikap, yung iba nagpabaya. Yung iba, priority po, mga mahal, yung buhay pa sa mundong ito. Sabi nga po ni Abraham, ano yung sikreto ni Abraham? And Abraham get up the early in the morning in the place wherein they stood before the Lord. Ginawa ni Abraham, mga mahal, ang isang bagay, mga mahal, na sikreto, na hindi siya mababakslide, na hindi hihiwalay sa kanya ang espiritu ng mahal na Panginoon. Quiet. Huwag ka maligalig sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Huwag ka maligalig, huwag ka mabagabag, huwag ka matakot, sabi ng Bible.
Unang-una, mangin mahal, ang isang bagay, sabi nga po doon, siya ay bumabangon na mabuting ugali ng isang Kristiyano. Ginagawa niyang unahin ang gawain, yung pagsamba sa mahal na Panginoon, yung pagluhod niyang kanyang mga tuhod para pasalamatan ang mahal na Panginoon. Doon mo po makikita yung mainit na Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit naroon sa kanyang tahanan, kahit saan po siya naroon, mangin mahal, tapat ang kanyang ginagawa sa harapan ng ating mahal na Panginoon Jesus Kristo. Tayo, matatagal na tayo naglingkod sa mahal ng Panginoon. Sige nga, mangin mahal, mag-preach po kayo. Sauluhin nyo ang bawat talata na pinapangaral po namin. Dapat po yun, alam na natin. Dapat kayo na magtuturo at kayo na ang mangangaral sa bawat bagay, lalo na po sa inyo mga nasasakupan. Dahil matatanda na tayo eh. Amen? Alam natin, mangin mahal, mature tayo, alam na natin in the Word of God. Pero ang tanong, mangin mahal, nasaan po tayo sa panahong ito? May panahon, mangin mahal, yung Biblia, hindi po natin nabibigyan pansin. Wala tayong panahon, mangin mahal. Sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, hindi natin napupunuan yung ating mangin mahal na dapat tungkulin na ginagampanan sa ubas nga ng mahal na Panginoon sa Kristo. Kaya niyo po, mangin mahal? Open the Bible, Genesis chapter 19, verse 27. Book of Genesis chapter 19, verse 27. Kaya niyo, beloved ko, preacher. From the book of Genesis chapter 19, verse 27. And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. Dito po sa aklatang Genesis, kapitulo 19, talatang 27. At si Abraham ay sumampang maaga nang kinaumagahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. Amen. Everybody say amen, mangin mahal. Mag-respond po tayo na malakas. Praise the Lord. Tulungan nyo yung katabi nyo na hindi makatulog. Huwag nyo lalina sila na makatulog. Tulungan nyo para ma-revive ang ating espiritual ng ating pakikibangka sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Isang bagay na napakabuti, mga minmahal, and Abraham get up the early in the morning to the place where in the stood before the Lord. Yung mga bagay na ginagawa niya, mga minmahal, sa bawat dako, pinatunayan niya yung sa harap ng ating mahal na Panginoon, isang bagay. Yan po yung tunay na kaugalian na mga mananampalataya kahit saan po tayo magtutungo. Dahil, mga minmahal, 24-7, ang diablo kumikilos gumagawa ng mga bagay na wasakin yung faith mo, wasakin yung pananampalataya natin, yung magandang ugnayan natin sa mahal na Panginoon. Kaya mayroon, sabi nga po roon, may lugar na kung saan ay kinakatagpo ni Abraham ang Diyos. Siya naglalaan, naroon siya, inilalaan niya yung kanyang panahon. Ginagawa niya ito araw-araw at hindi paminsan-minsan lang. Sabi roon, in every day, mangin mahal, in worship of the Lord, si Abraham ay ginagawa niya, mangin mahal, yung lubusan na kanyang pakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, kung saan mayroong siyang tanging lugar na kung saan niya tatagpuin ang presensya ng mahal na Panginoon. At tayo, mga mananampalataya, wala na ngayon si Abraham. Ano yung lugar at saan po natin tatagpuin ang presensya ng mahal na Panginoon, mga kapatid? Saan natin siya tatagpuin kundi sa bahay-sambahan? Sa bahay pananambahan ay narito para ma-revive ka, tumatag at lumakas ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tumayo sa harap siya. Sabi niya, mangin mahal, si Abraham ay tumayo sa harap ng Panginoon at siya ay naghihintay na magsalita sa kaniyang Diyos. Hindi siya ang una, kundi siya ay nakatayo. Nananatili siya doon, mangin mahal, hindi siya natinag, hindi siya umaalis. Kung naalaala po natin ang history ni Abraham, mangin mahal, siya po, mangin mahal, habang siya ay nakatayo roon, iniyukod niya ang kanyang ulo at ang sabi roon, mangin mahal, ang kanyang ginawa. Mangimal, iniyuko niya ang kanyang ulo at kanya inilagay doon sa ibabaw ng lupa.
At ang tinig ay sumalita, nagsabi sa kanya, Abraham, hubarin mo ang iyong pangyapak sabagat dakong banal ang iyong kinaroroonan. Dahan-dahan niyang hinuban ang kanyang pangapak, mangiman at hindi niya maitingin, mangiman ang kanyang mga muka sa harap ng ating mahal na Panginoon sabagat ito'y banal. Kung kaya't mangin mahal ang ating mahal na Panginoon na ipagsalitaan kay Abraham, hindi sa pamamagitan ng isang katawan, hindi sa pamamagitan ng isang literal na tao na nakatayo sa kanyang harap, ang ating mahal na Panginoon nakipagsalitaan kay Abraham sa pamamagitan po, mga kapatid, ng isang nagdiningas na punong apoy at siya'y nagsasalita, Abraham, ito ang instruction, ito ang dapat mong gawin. At si Abraham, mangin mahal, mga kapatid, at sa panahong iyon, mangin mahal, maging sa buhay, si Moises, mangin mahal, siya po ay nakipagsalitaan sa ating mahal na Panginoon. Si Abraham, mangin mahal, ang kanyang pakikitungo, pakikitagpo sa mahal na Panginoon, hinuhubad niya ang kanyang, mangin mahal, ang kanyang kalagayan at iniaharap na sa Diyos na karapat dapat sa ating mahal na Panginoon upang lumago ang ating kaalaman at ang ating pananampalataya sa ating Diyos sa buhay. Amen? Ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 18, mangin mahal, mga kapatid, tuloy po tayo sa ating paksang pinag-aaralan. 2 Peter chapter 2, verse 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus, for our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Dito po sa kalawang Pedro at talata, kapitulo 3 at talata 18. Datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanyanawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makita po natin, malimal, ang mga manubugan, si ang propeta Moises, maging si Abraham, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Inilaan po nilang, sabi ng Biblia, ang kanilang mga uras, ang kanilang sarili sa ating mahal na Panginoon. Kaya't mangimalik sa ating buhay, kung wala pong mangunguna at siyang mananalangin sa atin lamang hindi po natin kaya. Nadyan po, mangimahal, ang pagsuporta at prayer at panalangin ng ating magulang sa ating mahal na Panginoon sa atin upang lumago at tumatag ang ating kaalaman sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya ang sabi, but grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him the glory but now and before ever. Amen. Magpakailanman, ang sabi, siya lang ang tagapagligtas ng ating Panginoon Kristo, sumasa kaniya ang kaluwalhatian ngayon magpakailanman. Ibig sabihin, hindi mawawala ang kapurihan, hindi mawawala ang kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon sabagat ito, mangin mahal, ang kalakasan upang lumago daw ang ating pananampalataya. Lumago ang halaman. Kagaya po tayo ikinumpara. Ang isang halaman, mangin mahal, kailangan niya ng hangin. Init at kailangan po niya, mangin mahal, ng sinasabi, araw. Yan po ay laging magkasama. Kailangan niya maarawan, kailangan niya maulanan, at kailangan niya ng sirino. Kailangan makumplito ang isang halaman upang gumanda ang kanyang dahon, umanariwa, mangin mahal, ang kanyang kalagayan. Kaya kailangan natin sa buhay natin naman bilang physical na katawan. Yung physical nating katawan, mangin mahal, kailangan natin ng exercise. Kailangan natin pakainin at kailangan din ng init ng araw. Iriisyo, kailangan din natin ng spiritual, mangin mahal, sa buhay natin. How much more yung ating kaluluwa? Kailangan natin laging madiligan ito ng Word of God. Hindi paminsan-minsan lang. Gaya ng halaman, mangin mahal, subukan mo pong ikulong ang halaman na wala siyang malanghap na hangin o sikat man ng araw, siya po'y mamamatay. So, ibig sabihin, kinakailangan niya maarawan siya ang buhay natin ganun. Ang bawat Kristiyano, maraming layunin ang mahal na Panginoon para tayo tinawag niya sa kanyang iglesia upang patuloy lumago ang ating pananampalataya, mga iman, upang hindi raw tayo
maging talunan ng Diablo. Amen? My boy shall thou hear in the morning. Manginmal, sabi po Ron, my voice shall thou hear in the morning, O Lord. In the morning. In the morning will I direct my prayer. Manginmahal, ating, sa ating mga sarili. Sabi sa kinaumagahan, ay nadyaan sa iyong mga tuhod, sa iyong pananalangin, manginmahal, sa kinaumagahan, aayusin ko, sabi Ron, ang aking dalangin sa Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi lamang po, mga minmahal na mga kapatid, na tayo may kailangan, may pangangailangan, sa mahal ng Panginoon, doon lang tayo mananalangin, doon lang tayo luluod. Dahil may hinihingi tayo sa mahal ng Panginoon. Ang naisang mahal ng Panginoon, hallelujah, kung wala mang hingin tayo, huwag nating babawasan ang mga bagay na iniatang sa atin, mahal ng Panginoon, sa bawat panalangin, sa bawat pagsamba, manginmahal, paluguran daw natin ang puso ng ating mahal na Panginoon. Paligayahin natin kung paano sa isang tao, kapag natuwa isang tao sa iyong ginagawa, manginmahal, pagkatapos niyan, gagantihan ka niya, bibigyan ka niya ng gantimpala dahil nakita yung kasipagan mo. How much more ang ating Ama sa langit kapag nakita ng mahal na Panginoon ang lahat ng nagpapagal sa kanyang gawain. Sabi ng Isaiah, ng Psalms, chapter 5, verse 3. Henley po. Psalms chapter 5, verse 3. My voice shall thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and I will look up. Hallelujah. Sa mga awit ng Abanata'y 5, ang talata'y 3. O Panginoon, sa kinamagahay, didinggin mo ang aking tinig. Sa kinamagahan, ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Yes, amen. Iba di say, praise the Lord. Manginmahal, bantayan po natin yung ating mga sarili para hindi ka mabaksanain, para hindi ka manlalamig. Huwag mo matayan yung iba, sarili mo muna. Amen. Ating mga sarili, manginmahal, gawin po natin ang ginagawa ni David. O Lord, in the morning, I will direct my prayer unto thee, I will look up. Amen? Aking dalangin sa iyo, ako'y magbabantay sa ating mga sarili. Alam nyo, manginmahal, maraming mga tao na nais nilang marating yung kapayapaan. Nais nilang makamtan yung natatanggap natin pero hindi dumarating sa kanila. Maraming tao, manginmahal, ngayon. Maraming may mga pinansyal. Maraming, manginmahal, kumpleto na sila. Pero wala silang peace of mind, wala silang kagalakan, wala silang kapayapaan. Tayo mapanan. Dahil yung kapayapaan, manginmahal, sa atin, sa ura mismo ng ating pangangailangan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon, manginmahal, ng pangangailangan, na diyan ang ating mahal na Panginoon, tinutugon niya yung ating mga prayer. Dahil sabi ng Biblia, maging ang iyong panalangin sa kinaumagahan, aayusin ko at ako'y dadalangin sa akin Diyos na makapangyarihan. Alam niyo, mga sa Bible, hindi lamang sa umaga mananalangin, kundi kaya nga po tayo mayroon tinatawag na magdamagang pananalangin. Mayroon tayong overnight prayer. Ang ating mahal na Panginoon, mga mahal, bilang tao, sabi po ng Luke chapter 2, verse 12, manginmahal ng araw na yon, siya ay pumunta pa saan? Tinagpo niya, manginmahal, ang pananalangin sa pamamagitan ng kabundukan. Doon siya na kung saan matahimik na lugar. Doon siya nakipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon, manginmahal, bilang tao. Ginawa niya yung sinasabing panalangin. Ito'y napaka-importante natin. Kaya kapag tayo nananalangin, manginmahal, kapag sa loob ng ating bahay-sambahan, narito tayo, manginmahal. Ibig sabihin, manginmahal, cover tayo ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Yung cover na yan, huwag kang hihiwalay, mga kapatid. Sabi ng Luke chapter 6, verse 12, kindly po. Luke chapter 6, verse 12. And it came to pass in those days that he went out
into a mountain to pray, Amen. And continued all night in prayer to God. Dito po sa aklat ng Lucas, kapitulo 6, talatang 12. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napa sa bundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Amen! Everybody say amen! Magdamag sa Biblia, ha? Makikita po natin buong magdamag, ang mahal na Panginoon ay nanatili po siyang nanalangin. And came to pass in the days, this day, that went in unto mountain to pray, that continuing all night in prayer to God. Ginawa niya yung mga bangay, maging mahal, yung magdamag na natili siya sa pananalangin. Kaya maging mahal, nararamdaman po natin. Bakit tayo, maging mahal, naging talunan ng problema? Naging talunan tayo ng pagsubok, maging mahal. Hindi napakahirap, maging mahal, napakahirap tanggapin. Ang mahal na Panginoon, maging mahal, pumunta sa isang lugar na kung saan walang makaistorbo sa kanya. Siya'y nanalangin, nakipag-ugnayan sa Diyos, maging mahal. Sa buhay natin, yan po yung sandata natin. Lalo na po sa ating panahon na pakikibaka ngayon, sa ating panahong itong malapit na na magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung layunin? Na pakikipanaig sa Diyos. Ang pangunahing layunin ito, sabi ron, yung pakikisama sa Diyos, hinahangad niya ng ating pakikipanaig sa Kanya. Higit sa ating hinahangad. Sabi ron, maging mahal, nais ng Diyos, sambahin natin siya sa araw-araw. Kita mo? Ang nais pala, ang hinahantay ng ating mahal na Panginoon, sambahin siya sa araw-araw. Kaya makikita po natin, mga kapatid, tayo lang yung church na araw-araw, maging mahal, itinuro sa atin yung panalangin. Morning pa lang, maging mahal, nananalangin na bago ka kumain, bago ka gumawa, o bago ka mag-opisina, bago ka pumasok sa trabaho, lalo na sa mga workers, maging mahal. Unang-una, maging mahal, sabi ng Biblia, maging mahal, araw-araw, maging mahal, yung layunin, maging mahal, ang nais ng Diyos, sambahin siya, purihin siya araw-araw. Hinahanap pala yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating church, maging mahal, dito lang makikita po natin, araw-araw walang humpay na pananalangin, saan mga auspisyo natin, saan mga gawain natin, maging liblib man lugar, maging sa kapatagan man, na kung saan naran po ang mga manggagawa, maging sa iba yung dagat, na diyan po nagpupuri sa ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ano ba ang naging bunga? Habang kayo nananalangin, yung mga taong umuusig sa iyo, maging loved ones mo na umuusig sa iyo, habang nadyan ka sa iyong tahanan, ginagawa mo yung kaluuban ng mahal na Panginoon, ang panahon, darating ang panahon, hihipuin sila ng ating mahal na Panginoon. Iiyak at iiyak sila, walang matigas na puso sa panalangin ng mga taong matuwid na laging nakipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, mangin mahal, patutuo ko, doon sa Hasman, sa dako ng Dubai, habang kami nag-Bible study, tinistimuni ko kay beloved minister Weldy James noong Sunday, nag-report tayo. Habang kami po nag-Bible study, bawal na lugar, may Muslim doon sa kabilang side. Mangin mahal, pwede kami isuplong, pwede sabihin, nagkaroon ng born again, nagkaroon ng pagtitipon doon sa bahay ng isang kapatiran natin. Pero habang umaawit kami, the goodness of God, inawit namin awiting the goodness of God, yung kabutihan ng Diyos. Inuunilig niya yung mga awiting ito. Yung Muslim, mangin mahal, doon sa gilid. Mangin mahal, habang nagpatanggap kami, inyong abalingkon, mangin mahal, siya po'y umiiyak, mangin mahal, na dama niya ang bandal na presensya ng mahal na Panginoon. Yun po ang nagagawa. Kaya kung minsan, mangin mahal, sa atin, mga Kristiyano ang pinagmumulan minsan ng panlalamig, dahil sabi roon, kinatatamaran po natin yung manalangin. Walang gana tayo magpuri sa Diyos. Naging bunga, mangin mahal, kaya ang sabi rito, naging bunga yaan ng kawalang gana natin.
Kaya yung mga bagay sa ating isipan na umiistorbo, maggugulo talaga yung isip mo. Gigira yung isip mo, mangin mahal. Maging talunan ka, mangin mahal, mga kapatid. Kaya yun ang nakalulungkot kapag ito'y nangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Nakikita ko kung gaano, may man ang sabi, ang pagnanais ng isang tao na lagi magkasama. Ang isang tao na lagi magkasama, mangin mahal, ang sabi doon, mangin mahal, yung isang tao na laging nag-iibigan, mangin mahal, sa kanila sarili, nananariwa sa kanila yung tinatawag na first love. Sa mahal ng Panginoon, ganun eh. Sabi, mangin mahal, sa atin, ang ikalawang layunin ay maaaring para magkaroon tayo ng kalakasan para sa araw-araw ng ating pamumuhay Kristiyano, pakikipaglaban sa kasalanan sa sanglibutang ito. Amen? Pakikidigma sa sanglibutang ito. Kaya nga sabi ng 6:12 ng Ephesians, mga minamahal, hindi ang ating pakikibaka, mangin mahal, ay laban sa damahan at dugo, kundi ang ating pakikibaka laban sa kapangyarihan sa namamahala. Hindi mo po malabanan yan kung ikaw, mangin mahal, ay hindi tapat sa alituntunin at hindi tapat sa mangin mahal sa ating ginagawang katapatan sa mahal ng Panginoon. Sabi ng 6:12 ng Ephesians. Kindly po. Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dito po sa mga taga-Epeso, 6:12. Sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Everybody say amen. Amen. Praise God. Mangin mahal. For we stand not against the flesh and the blood, but against the principalities, against the power, against the rulers of darkness in this world, against the spiritual wickedness in the high places. Maliwanag po roon, mangin mahal, yung ating daw pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ang laman, mangin mahal, pwede kang udyokan yan. Huwag ka naman nalangin, huwag ka naman magpuri, huwag ka nang sumunod. Diba? Yan po yung udyok ng laman eh. Yung udyok ng damdamin, mangin mahal, sa atin. Kapag nanaig na yan, ibig sabihin doon, naging talunan ka na ng kahinaan. Sabihin sa'yo, mangin mahal, huwag ka nang dumalo. Saka ka na lang maglingkod sa Diyos. Hindi pa naman babalik ang mahal ng Panginoon. Saka ka na lang magpagamit sa mahal ng Panginoon. Yan yung udyok na laman. Yan yung taktika ng kaaway ng Diyos para wasakin yung pananampalataya natin. Kaya against power, against the rules on the darkness in this world. Against siya sa lahat ng mabuting bagay na ginagawa mo sa gawain ng mahal ng Panginoon. Isturbuhin ka sa mga financial problem. Istorbuhin ka, mangin mahal, ng jamlo para hindi ka magamit, makapag-concentrate sa pagpapagamit sa gawain ng mahal ng Panginoon. Yan yung kanyang ginagawa, mangin mahal. Kaya minsan kapag dumarating sa atin, may nunong kabalisahan sa buhay, isipin nyo, mangin mahal, yan yung laman. Huwag nating hayaang manaig yan. Kapag nilabanan mo maigi at nagtapat ka sa mahal ng Panginoon, hindi yan magtatagumpay. Darating ang pagpapala ng pangako sa iyo ng ating mahal na Panginoon, dahil ang Diyos natin nakakakita ng ating pangangailangan. Pamamahala, kapag pinamahalaan ka na ng kadiliman sa sanglibutan ito, wala na. Torment ka na. Mangin mahal, wala ka na maisip mabuting gawin. Kapag sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi mo na, mangin mahal, hindi ka na ganahan. Wala ka ng sigla, mangin mahal, sa sanglibutan ito, laban ng ukol sa Espiritu, kasamaan sa mga dakong kataas-taasan. Kaya tayo, sikapin mo maging gising. Gising na gising yung diwa mo kapag nagbabasa ka ng Bible.
Iba di say, amen. Bangin mahal. Kaya sabi nga sa ating mga kapatiran, ibang bansa, kuya, hindi ka pa naninibago sa oras. Sabi ko sa aming mga worker, hindi naman kami naninibago eh. Dahil hindi naman kami normal matulog din. Iba di say, amen. Hindi normal kami matulog sa gabi. Hindi rin normal kumain. Magiman yan ang buhay ng worker. Dahil iniisip nila, yung araw dito, gabi ron. Yung gabi ron, araw dito. Magiman mahal, talaga bilang laman, makapag-adjust ka. Pero sa yun lang ang sagot ko eh. Sabi ko, hindi naman sa aming mga worker eh. Karaniwan na yan eh. Hindi na kami nag-adjust, pero pinalaman, misa nakapag-adjust. Kagaya niya, 1 week na po ako rito, hindi pa rin ako makatulog sa gabi. Nisip ko, araw pa rin, bangin mahal. Kaya sa manalakasulatan, kalooban ng malapanginoon eh. Amen. Iba di say amen. Nasunod ka siya sa lugar, makapaggagawa ka, makapagbabasa ka ng Bible, bangin mahal. Amen. Tulog sila, gising ka, nakapagbabasa ka ng Bible. Amen. All things work together for good. Ang lahat ng bagay, niloob ng ating malapanginoon. Kaya ang sabi ron, para ikaw ma-revive, sikapin mong gisingkan, gising na gising yung diwa mo sa pakikinig ng Word of God. Pagbabasa ng Bible, manalangin ka, mga inmahal, sa iyong sarili mismo. Hindi na yung iba, hindi kung kailan lang yung may maglilid sa iyo ng prayer, doon ka lang sasabay. Ikaw mismo eh, sabi, ikaw mismo, mga inmahal, pangunahan mo yung sarili mo, ilid mo yung sarili mo, manalangin tayo sa mahal ng Panginoon. Amen? Praise God. Kasi minsan, makimahal, iba inaantok, makimahal, tutulog nga. Wala na tiyaga. Baguhin mo yung posisyon mo. Manalangin ka sa mahal ng Panginoon. Hawakan natin yung Biblia. Makimahal kong makabatid. Upang tayo, makimahal, kapag ikaw ay busog sa espiritual na bagay, makimahal, tandaan mo ito, aking sinabi. Kapag busog ka sa salita ng mahal ng Panginoon, kahit anong bagay na dumating sa buhay mo, na ikay i-discard sa buhay mo, hindi mo ikaw mawala sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Iba di say amen. Kaya sabi naman ng Panginoon, magbubunyi kayo, be still know that I'm God, I will be exalted among the hardened, I will exalted in the earth. Sabi naman ang pangkilalanin ninyo ako. Ako ang Diyos na nagbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako ang Diyos na inyong binubunyi. Sabi naman ang pangkilalanin, ako ang Diyos na inyong sinasamba. Ibig sabihin kong sinasamba at niloluwalhati natin, ang tao nga kapag napapurihan mo eh, bakit man hindi malilimutan yung mga bagay na ginawa mo para sa Kanya. How much more ang ating maama sa langit? Kapag siya'y pinuri mo na may katapatan sa mahal ng Panginoon, sabi po ng Psalms 46, verse 10. Kaya hindi po, beloved Bible reader. Psalms chapter 46, verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Hallelujah. Sa mga awit ng Abanata 46, ang talata 1 po. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Amen. Ito na po, makinman sinasabi naman ng Panginoon, mabubunyi, lalawalhatiin ang kanyang dakilang pangalan sa buong daigdig. Sa buong mundo, makinmahal, God, I will be exalted upon the hardened. I will be exalted in the earth. Sa buong mundo, makinmahal, bubunyi sa gitna ng mga bansa, makinmahal, ang kanyang marilag na pangalan, ang mabuting bagay na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. Amen. Kaya sinabi niya, makinmahal, sabi po ng sounds, tuloy na po tayo, ilang pang verse ito? Sa Psalms 51 verse 17, ang hain sa Diyos ay bagbag na loob. Yung inyong kalooban, makimahal, inihahain mo sa mahal ng Panginoon,
na may buong katapatan. Psalms 51 verse 17. Psalms chapter 51 verse 17. The sacrifices of God are broken spirit. A broken and contrite heart, O God, thou will not despise. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 52, 51, talatang 7, talatang 27, o 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag na may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo niwala kabuluhan. Amen. Everybody say amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi niya wawalang kabuluhan. The sacrifices of God are broken in spirit. A broken in the contrite heart, the God will not despise. Hindi niya manginmanang sabi yung bagbag na loob na may pagsisisi ang kanyang puso ay hindi wawalang kabuluhan. E ang bawat pagsisikap, ang bawat Kristiyano, manginmanang sabi roon ng Bible, habang nagsisikap siya sa plano at pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, manginmanang, ang sabi, hindi mawawalang kabuluhan ang mga bagay na kanyang ginagawa sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung pagdalo, yung pagbibigay, yung pagtatapat sa lahat ng bagay, pagpapalain siya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang kanyang pangako. Ano ba yung panalangin na pakipagnaig? Sikapin mo ang iyong panalangin. Sabi niyo, may apat na pangunahing bagay. Adoration, pagsamba, pagbibigay, pagpupuri, paglalulhati sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Psalms 95 verse 6, Mangin mahal, ay come let us the worship. Tanda, kinakanta natin yung awiting ito, Mangin mahal, Psalms 95 verse 6, kayo nyo po. Psalms chapter 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Sa Awit Kapitulo 95, talata ay 6. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen. Everybody say praise the Lord. Mahin mahal, nakayukod, nakataas ang kamay, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, make it. Nakaluhod man naman ang sabi roon, ang kanyang mga tuhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen? Kaya't mga mahal, kapag ikaw ay narito sa ating pananambahan, yung pagluhod natin, mga mahal, na tayo nagpupuri sa Diyos, mga mahal, ito pala yung kailangan ng mahal ng Panginoon, yung itinataas mo yung tinig ng Diyos, nilalualhati mo ang dakilang pangalan ng mahal ng Panginoon, mga mahal. Hindi man lahat doon nasusunod agad yung ating problema, pero habang nagsisikap tayo, habang nadyan tayo, mga mahal, sa gawain ng mahal ng Panginoon, yung pagsisisi, confession, pagpapahayag ng kanyang sarili sa harap ng ating mahal na Panginoon, pagtalikod sa lahat ng mga kanyang gawa sa kanyang kahinaan, inilalaan niya yung kanyang buhay, yung kanyang sarili sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang taong ito ay kanyang pagpapalain. Ang lahat ng bagay na sambitin sa kanyang mga labi, sa kanyang panalangin, ay tinugon ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Psalms 32 verse 5, maging mahal, ating basahin pa isang talata. Kailin po. Psalms chapter 32 verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin, Selah. Hallelujah. Sa mga awit ng abanata 32, ang talata ay 5.
aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Confession. Acknowledge my sin unto thee. Sabi roon, mangin mahal, ating ipapahayag. In my iniquity, have not I have the sin, I will confess my transgression unto the Lord, forgiveness, iniquity of my sin. Sila. Ginagawa natin yung mga bagay na ito. Hindi tayo perfecto. Say amen. Hindi tayo matuwid. Dahil kung perfecto na po tayo, bakit tayo narito lagi sa pahay-sambahan? Inululuhod natin. Marami tayong dapat iluhod. Marami tayong dapat ipanalangin. Ang panahon na nagaganap sa ating daigdig, ang ating sariling pagligtas, ang ating sariling kaligtasan, ang ating pamilya, pasa natin ito eh. Ikaw at bawat isa sa atin, tayo ang aasahan ng mahal ng Panginoon para gumawa sa ubasan ng ating mahal ng Panginoon. Yung kasamaan, huwag mong ikubli, mangin mahal. Yung kasalanan, ihayag mo sa harap ng ating mahal ng Panginoon. Ikumpis natin sa ating Diyos na buhay. Ito ang nais ng ating mahal. Kung may problema ka, mangin mahal, sa tao kapag kinumpis mo misan, wasakin pa yung buhay mo. Kapag kinumpis mo sa mahal ng Panginoon, iniayak mo sa mahal ng Panginoon, ma-revive ka. Ipo-provide pa ng mahal ng Panginoon kung anong nais mo, kung anong kailangan mo ibibigay sa iyo ng ating mahal ng Panginoon dahil nakita ng Diyos yung pagsusumabo mo. Nakita ng mahal ng Panginoon, maging-man yung pagbibitiw mo ng iyong pananampalataya. Kaya ang sabi Thanksgiving, napakahalaga yung pasasalamat. Pasasalamat, mangin mahal, sa unang bagay, lahat ng kagalakan, lahat ng kalungkutan, lahat ng kabiguan. Sabi ron, dapat tayo ay magpasalamat pa rin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Supplication, paghingi, mangin mahal, sa bawat isa nagsasabi, kahilingan, mangin mahal, sa atin ay darating. Sa una-una ang lahat ng bagay, inaaralan ko kayo na manaig. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 1, mangin mahal, I exhort, therefore, that first in all supplication prayer. Inalalahanan daw tayo, mangin mahal, ito ang dapat gawin ng isang tunay na manampalataya kapag siya po ay sumasalang na sa pagsubok. Kapag dumarating na po yung matinding trials, mangin mahal, ito ang nais na makita sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Si 1 Timothy chapter 2, verse 1. Kailin po, pakibasa. 1 Timothy chapter 2, verse 1. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Dito po sa unang Timoteo, kapitulo 2, ang talata po ay 1. Unang-una nga, sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na malaing manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Amen. Everybody say amen. May umuusig sa iyo, may lumalait sa iyo, sabi ng Biblia. I exhort therefore that first in all supplications prayer, intercession and giving all thanks be made for all men. Ipanalangin mo siya, sabi ng banal na kasulatan. Inaaralan ko kayo, sabi ron, mangin-man na manaig. Hindi yung kahinaan, ha? Manaig yung kabutihan. Manalangin, mamagitan, at magpasalamat patungkol sa lahat ng tao. Ibig sabihin nito, patungkol sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin. Ibigay natin sa ating mahal na Panginoon, siya ang magtatanggol sa iyo. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng mga tiwala natin sa Kanya.
at lahat ng kabiguan natin sa Kanya, hindi tayo bibiguin ng mahal ng Panginoon. Sa tao, kapag lumapit ka, mabibigo ka pa eh. Amen. Pero sa mahal ng Panginoon, hindi niya tayo bibiguin, mga mahal. Ang lahat ng bitawan ng ating mga pananangin sa ating mga labi, mga kapatid, nadyaan agad ang prayer. Nadyaan agad ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Tinutugon tayo sa ating mga panalangin. Kilalanin niyo ako, sabi ng ating mahal na Panginoon, siya ay Diyos na ating bininyi, siya ang Diyos ng ating nirolhate. My beloved brothers and sisters and some public authorities, tayo umawit sa mahal na Panginoon, webcast viewers, narito po tayo sa ating overnight prayer. And the Word of God, hindi ikahina, kundi ikatatatag ng ating panampalataya. Habang ating inaawit ang awiting, maging mahal, Artarkol. Sa pagkakataon, sa lahat ng oras, manaig, manalangin. Ang lahat ng kabiguan sa buhay, maging mahal sa buhay nating mga manampalataya. Lalo tayong nagsisikap sa kanyang gawain, lalo tayong pagpapanain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pakiplas agad ng ating Artanakol, pakiplas. For you alone, you are the peace that guards my heart, my help in times of need. Hallelujah. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Purihin natin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah. For there I find you waiting. Purihin natin ang Diyos sa ginawaan. And there I find relief. Father, who art.
Sa binabi ng Tarkol, maging mahal tayo po sa ating manginman, mga kapatiran. Nakapiling po natin sa buong magdamag na ito, maging sa Bibikas Bioris natin, sa ating mga baguhan, sa ating mga kapatiran, may mga taglay na makaramdaman. May taglay po kayong mga problema, maging mahal. Tayo po ay lagi nananangin. The first prayer, our dear beloved noble pastor, walang imposible sa ating mga Panginoon. Habang tayo nagpapagal, habang tayo laging dumadalo, habang tayo naglilingkod sa Diyos, lalo tayong lalakas at tatatag ang ating pananampalataya. Sige po, maging mahal, taas na po inyong mga kamay. Magitin nyo sa inyong mga nabi, inyong mga prayer requests. O buta kilat pa magpala po na yung Ama makapangyarihan sa lahat. Minsan ang pamanan ng Panginoon, hallelujah. Sa umaga ito, O Diyos, sa una't dalangin po ng aming darlabi namin na bulpasor, Evangelist Wanda Estrada Almeida, anuman po ang mga taglay, makaramdaman, mga problema, mga pre-request ng aming makapatiran. Because we were slamming, mga Panginoon, hindi maiksi yung kamay upang hindi mo ipagloom ang lahat ng mga pangailangan sa aming makapatid, mga Panginoon, sa umaga ito. Pagpalain mo po lalo na po sa mga baguhan naming kapiling, mga Panginoon, ipagkaloom mo po ang katugang panalangin sa iyong pangalan, we pray in the name of Jesus. Maging mahal, bilang pwede puntang, galing po tayo sa overnight prayer. Yung kaliwang kamay, ilagay niyo po sa parte ninyo karamdaman. Kanang kamay sa ulo, ikaw sa niyo po, maging mahal. Sipin niyo po ang ating mahal na pastor, naglihans, cast out in the name of Jesus. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Demons and sickness, and impurities, cancer, leukemia, asthma, cast out in the name of Jesus. Diabetes, bloodness, bloodness, unbelief, doubt, hindrances, cast out in the name of Jesus. Blessing to losses, the blindnesses, the bread them in the name of Jesus. Weaknesses, the body, spiritual weaknesses, evil thoughts, cast out in the name of Jesus. Love on the flesh, in the name of Jesus' name. Let on the eyes, pride of life, cast out in the name of Jesus. Problem, spiritual problem, cast out. Financial problem, cast out in the name of Jesus. And be here right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Sabi mo natin, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo. Magpasalamat sa mga Panginoon. Ang ating mga dalangin, pinakinggan ng Diyos. Three times jump, mangin mahal. Taas po natin ang ating makamay. Revelation 19:1. We glory, we honor unto the Lord God. Three times Sham, praise the Lord. Three times hallelujah, Jam, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po, mga mahal, kapatid sa ating malapan ni Kristo. At sa umaga ito, mga minumahal, kung tayo po may mga baguhan, kulang kayo po'y nakatanggap na, kulang na lang po siya i-bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamahal ng ating malapainoan, lagi po kayong dadalo sa ating banal na gawain. Napakalaga po niyan. Araw na Linggo, bukas, maging mahal, huwag po mag-absent, lagi po makadalo sa ating banal na gawain. Praise God.
Dahil mga mahal, no, na last Sunday, tayo po ay nakapag-practice sa mga choir. Wala po muna schedule lang ating practice ngayon, mga mahal. Sa sunod na lang para mga mahal. Kasi ito pong mga darating, ito pong manaring ito ng September, ay schedule na rin po ng inyong general practice para po sa Talipaw, mga mahal, maliban po sa mga...